Si Dr. or Secretary Ted Herbosa. Magandang hapon po, Secretary. Hi, Sec. Magandang umaga po sa inyo. Bernadette po and Dr. Dennis. Magandang hapon, Bernadette. Magandang hapon, Dr. Dennis. And magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ng servisyo, nagsaservisyo. Opo. Dr. Ted, siguro ngayon pa lang tatanungin na namin, ano po yung mga problema ngayon, mga binabantayan po natin na related po sa kalusugan dahil po sa ating nararanasang sama ng panahon? Tama yan. Ano? So, number one, nag-code white kami sa Department of Health, lalo na sa mga Eastern Seaboard at saka dito sa mga region sa mga area. That means na maghahanda ang mga ospital at saka regional office para sa mga preparation pag-responde sa mga taong mababaha at maaapektuhan ng kalamidad na dala ng pagtaas ng tubig. No? Napakalakas ang ulan. Pangalawa, may mga request na rin ako, like ang Bicol Region nagre-request ng additional medicine for lepto kasi may baha yata doon. So, aanuhin na rin natin yon. Pagbibigyan at bibigyan natin sila ng additional antibiotics for yung mga ma-expose sa tubig baha. And then, nag-advisory ulit tayo. No? Kasi nga, nung nakaraang Karina at Habagat, nakaabot tayo ng over 700 na nagkaroon ng lepto. So, nagre-reminder tayo ngayon na huwag sana mag-swimming sa mga maduming tubig na baha. At kung ikaw ay napalusong dahil di maiwasan, binaha ang bahay nyo, importante na maghugas. Sabon at tubig po, pwede nating mapatay ang mikrobyo na nagkakos ng lepto. At saka hindi lang naman lepto ang sakit yan. Marami pang iba na nakakakos ng skin disease. So soap and water, at kung may sugat, magkonsulta. Kung may sugat sa paa o sa hita, baka dapat kailangan magkonsulta tayo sa physician para ma-resetahan kayo nung antibiotic na prophylactic na pwedeng ma-prevent ang pag-ano ng lepto. Doc, sabi niyo nga po, naghahanda na po sa field, ano po, gaano kalaki ho ba yung mga numbers na inaasahan natin na maapektuhan po ng mga pagbaha? Well, unang-una may balita na akong pito na namatay. Mm. At may so meron na kaming report. So binabantayan namin yan together with the National Disaster Risk Reduction and Management Council. At I'm sure magkakapulong kami this afternoon yan sa epekto at mga report ng bawat ahensya sa NDRIMC para sa mga preparasyon at mga nangyari na. So far, mga facilidad naman namin, may power lahat. At lang nag-declare tayo na no work at saka no classes. So stay home at saka maging dry para hindi magkaroon ng anumang sakit galing sa bagyo at saka mga baha. And Secretary, sigurado po ngayon interagency effort po ito, no ho? Correct, oo. Mm-hmm. Kasama ito mga lokal na pamahalaan, very important kasi ang ibang ahensya, nagdito sa Metro Manila, yung MMDA nga, nahingan sila ng tulong for water purifiers kasi nga dahil baha, nawawalan din ang source ng tubig. So ang MMDA, meron sila ng mga filter ng tubig para potable. Yes. You know, kami na chlorine tablet at yung jerry can na pinamimigay at dinidistribute sa iba't ibang probinsya para may safe drinking water daw sila. Sa mas marami pang tips para ligtas dapat, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.